Yo, what's up mga bossing? Panibagong video na naman tayo. And today's video is sana namang mabilisang unboxing at installation ang gagawin natin mga bossing. Pero bagong lahat, buksan muna natin itong box na to. Nabuksan na natin at tatanggalin na natin ang kanyang supot. Walang gaanong detail sa kanyang box mga bossing. Kung makikita nyo, ang nakasulat lang ay Gustavo. Buksan na natin mga bossing. At ito na nga mga bossing, ito ay hydraulic brake. Ilalagay natin sa ating electric bike na Kugo Kirin V1. At ito lang ang laman ng kanyang box mga bossing. Wala nang iba. At yun nga mga bossing, tinatanggal ko na ang kanyang bubble wrap para makita na natin ito. At ito na nga ang brake mga bossing. Ang pangalan ng brake na to ay Zod o XOD. Hindi ko alam kung paano ang tunay na pronunciation niya mga bossing. Basta yun na yun. Ito yung kanyang caliper mga bossing, single piston, may kasama na ring adapter. Dahil ito ay sadyang pang electric bike, ito ay may brake light wire. So ito yung wire na may kasama ng connector, bale plug and play siya mga bossing. And that's it mga bossing, a little bit review. Let's proceed to installation. Sama nyo ako, let's go! Dito tayo mag-umpisa magbaklas mga bossing dito sa kanyang manubela. Tatanggalin natin yung mga levers at mga switch niya. Siya nga pala mga bossing, nagpalit na rin ako ng manubela, yung mas mahaba. So ito yun mga bossing ang ilalagay natin. I-installan na rin natin ng key ignition mga bossing. So ito yung ilalagay natin. Anyway, balik na tayo sa pag-install ng preno. Natanggal ko na ang throttle niya mga bossing. Tinatanggal ko na rin yung stock na brake lever niya. Sunod naman natin tanggalin ang kanyang brake caliper. Dahil internal cabling routing ito mga bossing, kinailangan kong baklasin ito. Ito yung una nating papasok pa loob mga bossing. Ayan mga bossing, naipasok na natin sa butas. Kung makikita nyo mga bossing, ito yung hose ng hydraulic brake. Ayan na mga bossing, utlaw na yung ulo ng hydraulic hose. Hugutin na lang natin yan mga bossing para lumabas. Nahugot na natin yung hydraulic hose. Ito naman ang sunod nating problemahin kung paano natin ipasok at kung saan natin ipapadaan. Babaklasin ulit natin to mga bossing. Wow, magic! Natanggal agad yung mga tornilyo. Huh? Nabaklas agad. Gago! So ipapadaan natin ulit dito sa stem tube, palabas dito, at ipapadaan natin dito sa kanyang top tube. Papasok dito sa kanyang mga battery at controller. Same as dito sa kanyang rear brake, dadaan din sa loob mga bossing hanggang dito sa kanyang stem tube, palabas. At yun nga mga bossing, nakabit na natin ang mga hydraulic brakes niya, pati na rin ang Light Pro Monster handlebar niya. Nagpalit na rin tayo ng chain mga bossing. Jeez! Color gold mga bossing. All goods na lahat mga bossing. Na-install na natin ang dapat nating install. Sa susunod na video naman ay yung papalitan natin yung disc brake mga bossing. So hanggang dito na lang mga bossing. Pero bago ang lahat, please don't forget na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong upload na video. Pakidamay na rin ang ating Facebook page. Hanggang sa muli! Thanks for watching! Ciao, ciao!